Masama na daw si Raymond sa kay Kuya Bal. Talaga? Oo, oh, masama. Sa ating lahat. So ito tayo ngayon, bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe, i-like at i-share ang channel ni Kuya Bal Santos Matubang at ng Lingap sa Mahihirap at kay Kalingap Rav. At syempre, isang pabor naman dyan, huwag nyo rin po akong kalimutang i-subscribe, i-like at i-share at pakipindot na rin po ng ating notification bell para po updated kayo sa mga videong aking i-upload. Okay, mga kababayan, mga ka-OFW ko dyan, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So, ito ngayon ang issue natin. Totoo na nga ba talaga na sasama na si Raymondo sa team ng Kalingap? So kung magkaganon man, mas maganda. Sa pamamagitan ng ganon, hindi siya mawawalan ng mga manunood. At siyempre maipagpatuloy niya ang buhay na ibinigay ng mga sponsor sa kanya. Hindi na siya magtatrabaho ng sobra-sobra. So pwede niya nang suportahan ang sarili niyang pamilya. At pwede na rin siya siyempreng makipag-konsabo sa mga kapwa niya vlogger para matuto pa siya ng mas marami pa kung paano gagawin ang pag-vlog at siyempre nang makatulong rin siya sa kapwa niya. So ito ngayon yung sinabi ni Kuya Bernie na talagang siya daw ay pumayag na na sasama sa Kalingap team. Guys, na masama na daw si Raymondo sa kay Kuya Bal. Talaga? Oh, masama po yun. Kinabutan lang po, kinuha yung motor niya sa lait. Ibig mo sabihin si Raymondo? Kasama, team Kalingap kami kay Kuya Bal. Ang tanong ko lang, si ibig mo sabihin, si Kuya Raymondo, ng kapatid mo, anong-ano niya? Ay, wala po. Sasapi na po sa amin nating Kalingap. Opo. O, paano mo nasabi yan? Nag-usap na po kami. Nag-usap na po kayo? Raymondo? Oo. Nag-usap na kami po. Maganda po yan. Sama na po. Para iisang ano na lang kayo. Opo. Tapos ano sabi ni Raymondo? Sasama na po siya. Sasapi na sa amin. Opo. Good. Sabi niya po, mga kuya, sasama na kay Kuya Bal. Dahil ko siya pong ginagalitan lagi. Ako napapaya. Ayan, mga ka-OFW, mga kasulid, narinig po natin sa mismong bunganga ni Kuya Bernie na talagang sasapi daw yung kapatid niyang si Raymondo sa Kalingap team, which is good news, no? Sana hindi magbabago ang isip ni Raymondo. At para na rin po sa kabutihan niya, at sana mawala na rin po ang mga bashers niya na sobrang dami. So yun po ang gusto din nating mangyari, na sana sumama din siya sa kay Kuya Bal para iisa na lang ang magiging hangarin nila, ang makatulong sa kapwa, at natural na hindi siya mawawalan ng pantustos sa pamilya niya. So yun po ang gusto nating mangyari sa buhay ni Raymondo. So yan, panuuri naman po natin ang isa pang issue na sinasabi nitong si Rampage. Tungkol naman ito kay Kuya Bernie. So let's go, panuuri natin. Doon sa mga nagsasabi na bakit ako nagbalik doon, hindi niyo po alam na tumawag sa akin si Kuya Bernie, pinababalik na akong mag-vlog kay Lola Damiana.
Pinababalik niya ako mag-vlog kay Lola Damiana. Bakit? Bakit pinababalik niya ako na mag-vlog kay Lola Damiana? Nanghihingi po siya sa akin ng 10,000. Pinayagan niya akong mag-vlog magpunta doon. Tapos nanghihingi po siya sa akin ng 10,000. Kaya ako nandoon. Pero hindi ako nandoon para magbigay ng 10,000 kasi wala akong 10,000. Nandoon ako para alamin yung kalagayan ni Lola Damiana. Pero ganun pa man po, hanggang doon na lang tayo sa pagbisita natin kay Lola Damiana. Hindi na tayo mabalik na ulit doon. Binisita lang ni Lola Damiana. Binisita ko lang si Lola Damiana. Okay, so ayun. Tumawag daw si Kuya Bernie kay Rampage kapalit ng 10,000 piso. So dumating si Rampage nung araw na nandun din ang Team Kalingap. Nandun si Kuya Bal. So dahil nandun din si Kuya Bal, lumapit daw sa kanya ang asawa ni Kuya Bernie na hindi na matutuloy. At ang sabi niya ay hindi na daw siya pwedeng mag-vlog doon. So ayan. At ang sabi ni ang sagot naman ni Rampage, hindi naman daw siya pupunta doon dahil iiwanan niya na daw si Lola Damiana at matagal niya na rin daw iniwan si Raimundo. So ayun, kung magkaganon, so mas okay, mabuti na yun. At saka hindi daw siya magbibigay ng 10,000 kay Kuya Bernie dahil wala naman daw siyang 10,000. Which is kaduda-duda, no? Pero okay lang. Wala tayong magagawa doon kung yun ang nangyari. So, hayaan na lang natin sila. So, ito lang masasabi ko. Sana panindigan ni Rampage yung sinabi niyang hindi na siya babalik doon at hindi na siya magbablog doon para wala nang maraming isyo. Kasi, pag nandun na naman siya, hindi naman natin alam kung ano na naman ang mga isyo. Sana, respeto na lang na pag sinabi mong hindi ka na babalik doon, iniwan mo na ang taong ito, hinayaan mo na siya para tumindig sa sarili niyang mga paa, then be it. Mas maganda yon kasi para matuto siya at saka maiwasan na ang napakaraming bashers ni Raimundo. So, ayan. Sana lang tuparin ni Rampage yung sinabi niyang hindi na siya babalik doon sa bahay ni Lola Damiana at sa kay Raimundo. At saka sana matigil na yung mga bashers na nandyan. Ako, nagkuminto man din ako kay Kuya, kay Raimundo, kasi galit na galit ako dun sa sinabi niyang na basura na, which is pagkain yun. So okay lang, sino ba naman tayo para hindi magpatawad, ano, tao lang din tayo. So alam na natin ngayon kung anong meron si Raimundo. So hayaan na natin siyang maging matahimik para naman hindi na masyadong gumulo yung pag-iisip niya at makapag-concentrate na siya ngayon sa pagbablog niya kasama ng Kalingap Team. So, Raimundo, God bless at sana patuloy mong sa puso ang pagbablog at ang pagtulong. Hindi lang sa pamilya mo, kundi pagtulong na rin sa ibang tao sa mga bagay na pwedeng mong maibahagi sa iba. Ayan. Marami pong salamat. Kuya Raimundo, pinabayaan ko na talaga. Parang binitawan ko na din po talaga siya. Dahil gusto ko nga po na makatayo siya sa sarili niyang paa. So ayan, napanood natin. Kung totoo man yan, mga kababayan, mga ka-OFW. Nasa kanilang dalawa na lang yun, kung ano man yun. So, problema na nila yun kung ano yung mga napag-usapan nila. So, ang sa atin lang, at least may nalaman tayo na tinawagan pala siya ni Kuya Bernie para pumunta doon sa bahay ni Lola Damiana. So, okay lang yun. Nandun na siya, pumunta siya, pero hindi naman daw siya nagbigay ng pera kasi wala daw siyang 10,000. So, okay lang kung walang nangyaring ganon, okay lang din. Ang gusto ko lang mangyari na wag na lang silang magsiraan. Kasi pare-pareho lang naman silang nakikinabang sa lahat ng mga nangyayari sa pagbablog. So kung may pakinabang si Kuya Bernie,
yun ay ang natulungan siya ni Kuya Bal. Dahil tinawagan niya si Kuya Bal na pumunta sa bahay ng nanay niya dahil hindi na daw naasikaso ang nanay niya. So okay lang yun, pumunta si Kuya Bal kasi siya naman talaga ang may karapatan dahil content ng vlog ni Kuya Bal yun. So para kay Kuya Bal, walang problema na kung sino man ang magbablog doon. O kung gusto nilang mag-vlog ulit si Rampage doon, wala namang problema kay Kuya Bal. Kasi si Kuya Bal, open-minded po siya. Ang problema lang sa mga nagbablog na tulad ni Rampage ay yung bang may hidden agenda sila. Yun ang hindi maganda. So kung gusto niyang mag-vlog kay Lola Damiana, at yung mga siguro yung mga manunood, willing din naman manood ng vlog niya, wag lang lumagpas sa limit. O, wag lang below the belt. Kasi yung nangyari na is wala talaga eh. Below the belt na yun. Mantakin mo ba namang babakuran tapos hindi papasukin yung original na may-ari ng content na yun. Yun ang hindi maganda. So, ang ano lang, dapat mangyari lang sana doon ay may respeto lang sana siya sa bawat isa. Ang sabi pa ni Rampage niya, ang blinag lang daw niya ay si Kuya or si Raimundo lang. Si Raimundo lang daw ang kanyang tulungan. Ang problema doon, kasama si Raimundo, napunta na siya kay Lola Damiana. So, yun ang problema doon. So, Raimundo, God bless at sana patuloy mong sa puso ang pagbablog at ang pagtulong. Hindi lang sa pamilya mo, kundi pagtulong na rin sa ibang tao sa mga bagay na pwedeng mong maibahagi sa iba. Mga kababayan, sana ay patuloy nyo pong tangkilikin ang mga ginagawa kong mga reaction at kuro-kuro dito sa mga vlog ni Kuya Bal na ang sabi niya ay pagkakataon po naming mga OFW, which is tama po. Dahil hindi po kami makakapag-vlog katulad ng ginagawa ni Kuya Bal. Dahil pag nasa trabaho kami, mga kababayan, nasa trabaho lang po kami. So yung panahon namin na igagala sa labas, hindi po namin magawa yun dahil isang araw lang po ang aming day off. So kung minsan wala pa po, lalong-lalo na sa Middle East, halos wala pong mga day off ang mga kasamahan nating mga OFW doon. So, Kuya Bal, maraming pong salamat sa pagkakataon na inyo pong ibinigay sa aming mga OFW. Marami pong salamat na kami pinagbigyan mo na mabigyan ng reaction ang iyong mga videos na ini-upload sa YouTube. Napakalaki pong tulong po sa amin ang pagbibigay mo ng pahintulot na mabigyan ng konting kuro-kuro ang iyong mga vlog. So, Kuya Bal, saludo sa iyo at maraming pong salamat at sana ay bigyan ka pa po ng napakahaba na buhay dito sa mundo para mas marami pa pong taong mahihirap ang iyong matutulungan. Thank you mga kababay. Ito po ang inyong reactionist OFW din, Joanne Abelardi. Huwag pong kalimutang i-bell ang ating notification bell. Bell all nyo po para updated po kayo sa mga video ng aking i-upload. Marami pong salamat at hanggang sa muli.